Aba nila. Anong tax ba yung sinasabi nila? Yung mula sa tatay pa ni BBM. Oh, paano naging kay BBM yun? Sa tatay daw niya. Oh, I have two things to say to you. Ha? Kung yun ay sa tatay niya, akala ko ba ang sinabi ay ninakaw ito? So paano napunta sa tatay niya? Kapag ito ay sinimulang i-recognize na magbabayad ng estate tax, ang ibig sabihin ito ay legitimong property ng kanyang ama. E akala ko ba ang binibintang sa kanya, ito ay ninakaw. So kapag ito ay binayaran, yung estate tax, ipapaliwanag ko lang ha, kasi mukhang nalilito yung mga bumabatikos sa pagkakaiba ng real estate at saka ng estate tax. Iba po ang real estate, yun yung binabayaran natin taon-taon sa ating property. Ha? Ang nagbabayad nun, buhay. Ang estate tax po ay pag-aari nung namatay. Okay? So yung estate tax, namatay ang tatay niya. So ipamamana yon. Ngayon, kung hindi kukunin nung kanyang pinagmamanahan yon, eh kukunin lamang ng pamahalaan yon. Ganun lang pong kasimple yon. Ngayon, the question is, bakit hanggang ngayon hindi nasusubasta? Bakit? Kasi nga, the properties or probably the properties they are directing questionable. Kasi kapag kaya na sinimulang bayaran, ang ibig sabihin, nire-recognize mo na sa tatay niya yan. O, eh, akala ko ba sinasabi niyo, ninakaw? Make up your mind. Make up your mind. Ano ba talaga? I mean, if you attack somebody, make sure that ang inyong pag-aatake, base naman sa magandang masusing pag-aaral. Hindi yung nabasa mo lang kunyari sa Facebook, sinabi ng isang ganito, and then hihiramin mo na. Diba, maganda yun, nakuha mo yung impormasyon na yun, aralin mo. Kasi yan talaga, kung sakasakali man, ha, officially, nire-recognize ng pamahalaan, ng BIR, and all. Kahit pa sinabi na nung Korte Suprema, ang sinasabi nung Korte Suprema, diba, o bayaran mo. Ngayon, pag hindi niya binayaran yan, kukunin lang ng gobyerno yun.